Ako ng aking misis, sabi ng misis ko, hirap na nga ako. Tawagin mo yung kapatid mo sa probinsya at magpauwi ka na doon dahil walang magbabantay dito sa iyo. Napakahirap dahil in my case, may sakit na ako. Tapos sasabihin pa ng family ko, natawagin ko na yung kapatid ko at walang magbabantay sa akin. Doon po sa isip ko na yun, pakiramdam ko pinagtatabuyan ako. Just imagine. Di ba po? Napakahirap isang padiling pamilya. Gustong-gusto mo pa mabuhay, gusto mo pa makipaglaban. Pero, hey. Napakahirap dahil ang aking sakit isa pong psoriasis na kung saan wala po si Jonas. Napapaiyak siya. Buti na lang po na-introduce po sa akin si Porter Placinta. Kapalapagan po natin ang Porter Placinta. Buti po na-introduce sa akin ang Porter Placinta. That was January 30, 2020. Kapalapagan po natin yung nag-introduce po sa akin si Mr. Rene Sabala. It's my mentor. Sa pondelang mong gagat ng video po ako. At sa lahat po na sumusuport sa akin, lalo na kay Sir Joel Gamas, sa kay Ma'am Cyril, si Ma'am Irene doon at saka si Sir Joel, Sir Leo Nolito, na kung saan siya po nag-pray over noong time na yon. At napapasalamat po ako sa kay Sir Eros na kung saan po sila ang nag-pray over sa akin na para unti-unti po akong makarecover sa akin po health issue na kung tawag niya sa psoriasis. Tinuloy-tuloy ko just that was January 30, around 9:30 in the morning. Nung mag-take po ako ng Project Placenta, one cup breath lang po. So, I'm not expected the result. Lumakas po ako. A matter of how many minutes? Can I continue to taking until this time? 50% recovery. Thank you very much. First week of April 2020, kasansaran po ng lockdown, 100% recovery. Just imagine, a very simple na pinakita po ng ating kanina OPP presenter, kung gaano po ang ating mga ingredients doon sa ating oral abysmal support presenter. Kung paano po nakatulog lalo na kay Ma'am Melody. Sa lahat po, I'm sure, lahat po na naka-block dito, I'm sure, nag-benefits po kayo ng product ng Porte Placenta. Kung wala pang Porte Placenta, I don't know what will happen to myself. So maybe I'm under the ground. Kaya pinapunta po natin ang Porte Placenta. It's because sa Porte Placenta, ito po si Mr. Rodolfo Cos, na talagang mamamatay na naghihingalo na naidawit po ang buhay ko sa kamatayan. Napakasaklap ng isang mamamatay na. At ito ngayon, nasa in front of you, malakas, energetic, at isa pong Diamond Crystal. Ang sa Diamond Crystal ay halos nagsisimula pa lang po dito sa Rigoy. Pero I'm very proud, not only to the person that I introduced to me, but also to the person na kung saan nagpapahalaga po sa akin at nandito po ako. So thank you very much. God bless and go with you for everyone. Palala na po yung problema ko. Hangat sa time na po yun, dumating na ang time na sabi ko po sa aking bunso, bunso, sabihin mo sa mama mo, pag namatay ako, ibalot ako sa puting kumot at ipakrimit ako within 24 hours. Bahay, para pa kung unti-unti na agnes na bangkay. So, napakasakit, napakahakdik po dahil pagdating sa araw ako lang po mag-isa. Hindi ko na po taya ang hakdi, napakakirot kung tinggalaw ko po. Ultimo sa loob ng bahay dahil ako lang po mag-isa. Kung ano po natin hawak, napakahirap dahil puro po sugat yung katawan ko. So, doon po sa time na yon, sabi ko, napakahirap ng buhay. Lalo na katulad ko po, isang padilipamilya
Paano po pag wala ang isang pamilya? Paano po yung umaasa? Yung ating responsibilidad. Di ba po napakahirap? So just to imagine, bilang isang father, alam ko naman marami po dito mga tao.